Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Iniimbestigahan ngayon, mga kapuso, dito sa Cavite City, ang kaso ng barilang nag-ugat sa pagsita sa isa pong sports utility vehicle na walang plaka at papeles. Dinig sa cellphone video ang tagpo ng pamamaril sa tauhan ng PNP Highway Patrol Group na nagsasagawa po noon ng operasyon kontra carjacking. Ang suspect na namaril, patay rin. Narito po ang report. Tanghali ng Biyernes na kunan ang video ito sa anti-carnapping operation ng PNP Highway Patrol Group sa Cavite City. Kitang walang ibigang driver habang nakikipag-usap ang pulis sa lalaki sa passenger seat. Sinita ang kanilang SUV dahil sa mga patong-patong na paglabag. Wala po tayong plaka, sir. Kahit tinan yung ito. Wala po tayong plaka harap at likod. Walang conduction. Wala rin po kayo maipakita ng ORCR. Doon pa lang ho, sir. Dalawa na po ang violation natin. Impoundable na ho ang violation natin, sir. Nagsara ng bintana ang driver. Wala pa rin bumaba mula sa SUV. Maya-maya, kumatok na ang pulis pero marahas ang naging tugon. Tuloy ang barilan kahit bulagtana ang pulis. Siya si Police Chief Master Sergeant Julius Arcalas. Namatay siya sa ospital. Patay rin ang bumaril kay Arcalas na si Methusael Serbian na armado ng Bushmaster Automatic Rifle. Ayon sa pulisya, nagpakilalang taga-Philippine Navy ang mga sakay ng SUV pero ayaw ipakita ang kanilang mga ID at lisensya. Nagmadalis lang nagtago o kumoble doon sa likod ng kanilang kotse, ng kanilang patrol. Tsaka sila binugahan. Accordingly, doon nakatayo o doon nagtatago yung ating namatay na miyembro ng Highway Patrol Team. So nakagante yung ating kapulisan kasi binaril sila eh. No? So prompting them to return fire which resulted nga to the death of the suspect. Ayon sa pulisya, hindi miyembro ng Navy si Serbian at nasangkot sa kaso ng panunutok ng baril noong May 2016. Ito pong suspect ay asawa ng isang Navy officer na naka-assign sa Sangley Point, Cavite City. Yung ownership ng Bushmaster, kasalukuyan kaming nakikipag-coordinate pa sa Firearms Explosives Office. Hospital! Hospital! May ambulance yan! Sa gitna ng barilan, tinamaan din sa kita ang street sweeper na si Eduardo Magbana. Nagpapagaling na siya pati ang iba pang sugatang tauhan ng HPG. Hawak na ng Cavite City Police ang driver ng namatay na suspect sa shootout nito pong nakaraang Biyernes. Ayon kay Raymond Zuniega, ibibigay na sana niya ang kanyang driver's license sa mga taga-HPG. Pero pinigilan daw siya ng among si Methusael Serbian at inutusan pa raw siyang isara ang bintana. Doon na raw isinuot ni Serbian ang kanyang tactical belt sa kakinuhang baril at biglang bumaba ng sasakyan. Nang marinig daw ni Zuniega ang putok ng baril, natakot siya kaya pinakururot ang SUV hanggang makarating sa bayan po ng Noveleta. Iniwan daw niya ang sasakyan doon saka bumalik sa inuwi ang bahay ng amo sa loob po ng Sangley Point. Noong araw ring iyon, sumuko si Zuniega para linisin daw ang kanyang pangalan. Pinuntahan daw siya ng mga taga AFP Intelligence Service at dinala sa Campo Crame. Mula roon, na-turn over siya sa Task Force Limbas at sa Cavite City Police. Mga kapuso, binigyang parangal ang napatay na si Police Chief Master Sergeant Julius Arcalas. Ginawaran po siya ng medalya ng kadakilaan. Ibinigay ito ni Police Brigadier General Alexander Tagub, ang hepe ng PNP Highway Patrol Group, sa may bahay ni Arcalas. Nagbigay rin ng tulong pinansyal at scholarship para sa mga naiwang anak ng biktima. Masakit sa kalooban ng byuda ni Arcalas ang nangyari. Anya, mabait siya at responsabling haligi ng tahanan. Batas na rabang bakala sa sumukong driver na si Raymond Zuniega. Mga kapuso, kaugnay pa rin sa nangyaring armed encounter noong nakaraang Biyernes sa pagitan po ng isang grupo ng mga sibilyan at ang PNP Highway Patrol Group. Kung tayo ng kanagdagang impormasyon, makabiling po natin live sa pamamagitan ng telepono ang Direktor ng PNP Highway Patrol Group, si Police Brigadier General Alexander Tagum. Direktor, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Sir, magandang hapon din po at magandang hapon sa ating mga telepakinig. Apo, Director, unang-una, yun ho bang sasakyan, yung SUV? Ito ho ba'y napag-alaman na nating
may kaukulang mga papeles, pati na ho yung automatic rifle na ginamit ng suspect sa pamamaril, sir. Sir, para sa inyong kalaman, hanggang ngayon ay under investigation pa po yung na-recover natin na isinurrender na Nissan Terra SUV ng driver ng suspect na si Raymond Tuiga na isinurrender niya sa impila ng Highway Patrol Group, particularly sa Task Force Limbas. Because based on our verification with our vehicle information na data, napag-alaman po namin na hindi po nagmamat yung tactical sticker doon sa vehicle na mismong ginamit. At tumalabas po na itong vehicle nito is obviously patalon, apat pasado, which is because yung kanyang conduction na sticker na pinakita is for a Nissan Urban at hindi po para sa Nissan Terra. While yung, ibig sabihin, Director, meron akong nakikitang initial na violation ang HPG rito. Ano po? At yung meron na ho kayo nakikitang discrepancy. Meron po kami nakikita dito dahil obviously questionable po itong mga dokumento na na-recover namin at natin ang over ni Raymond Siniga. Obviously, matatawag po natin na kanap vehicle itong na-recover natin sa sasakyan na minamaneho ni Raymond Tuniga na driver ni Metusael Brown Sembrian. Director, yung pong automatic rifle, ika nyo nga branded na Bushmaster. Ito ho ba ang may kakulang papeles, sir? Yes, para po sa inyong kalaman, yung Bushmaster 556 na M4 na na-recover doon kay Metusael Sembrian na suspect sa pamamaril ng aming kasama na Police Chief Master Sergeant Alcalat ay hindi po lisensyado. At wala po talagang nakita kami dokumento na magpapatunay na ito ay lisensyado despite na nag-coordinate po kami sa parang sa exclusive office. Director, dito po sa mismong lugar ng Pinangarihan, kung nasaan po ang News TV Quick Response Team, wala ho kaming napansin na anumang CCTV camera. Pero doon ho sa mismong Nissan Terra, itong SUV ng aming ikutang kanina sa Cavite City Police Station, meron po itong napansin kaming parang rear camera na retrieve na ho ba ng pulisya ang laman nitong rear camera at pati na ho yung front camera sa windshield ng sasakyan, sir? Wala pa po dahil ongoing pa po yung investigation na kinakandak ng Regional Highway Patrol Unit 4A na pinapangunahan po ni Police Colonel Sam Belmonte. At meron nga po akong otosan dito na tutukan ang investigation nito para malaman po natin kung sino pa yung mga kasama at mga possible group. Itong suspect na si Metusael Sembrian. Lalo na po sa may mga inahanda pa po tayong kaso na ikakasa kay Raymond Siniga yung sumakas po na driver ng suspect. Noong nangyaring shooting Director, incident with the members of... Director, inisa lamang, ano ho? Meron na ho ba kayong nakikitang ebidensya na maaring mag-link dito kay Ginoong Metusael sa ilang illegal na aktibidad o particular, sir, sa carnapping? Sir, meron na po, sir, dahil unang-una yung Nissan na Terra na dinadala nila ng driver niya, isa nakikitaan na namin na may possibility na carnap or pasalo, which is the common na modus operandi ngayon ng mga criminals involved in itong mga theft and estapan ng mga
high-end vehicle. At isa nga ito sa mga problema na inaharap ng Highway Patrol Group because dati mas marami yung mga insidente ng kanaping which is the possible taking of high-end mga vehicle. But ngayon, meron tayong tinatawag na motosiparan din na pasalo which is ito yung mga inuutang sa mga sana bangko na fictitious yung mayari. After a while, ibebenta yung sasakyan at magpapasa-pasahan na until that time na gagawa na nila ng papeles for whatever anong pamamara nila, maybe with a connivance of some mga financiers at mga contact sila sa LTO na siya karoon ng papeles or yung iba, mga peke po yung mga papeles. Alam niyo naman po na meron na kumakalat ng mga peke na mga ORCR, mga high-end vehicle. But pag na-recover po natin ito mga SUV na ito, pumipitik po agad sa aming motor vehicle na clearance data. Kaya dito po namin ang pag-alaman na questionable po itong questionable po itong Nissan Terra na minamaneho ni Raymond Zuniga who is the driver of the suspect Mr. Sahel Cebrian. Okay. Director, ipagpauman ninyo ta. Kulang lang po tayo sa oras. Hihingi na lang po kami ng update sa mga susunod, mga kapuso. Ang director ng PNP Highway Patrol Group, si Police Brigadier General Alexander Tago. Maraming salamat. Magandang hapon, sir. Maraming salamat din po, sir. At magandang hapon po sa lahat.